Good morning, mga kadikal. Ay, naku. Kahapon umuulan. Ay, naku, patay yung ano. Patay yung gansa. What happened to you, baby gansa? Ayun, no? Anong kulang, guys, ha? Pakain muna ako. Excuse me. Ah, gutom na gutom sila, guys. Paunay ka na ya. Tumakor-uray, boy. Gutom na gutom. What happened to you, baby gansa? Why? Why, di ka makatayo? What happened? Natumba, hindi na makatayo. Umiikot-ikot na lang. What happened? Gusto mo i-quarantine muna kita? Ano kaya nangyari niyan? Hindi naman kinain ng aso, guys. Natumba lang. Umiikot-ikot na siya dito. Nagbilog, bumilog na siya na ganyan. No? Magdamag siguro yan na nakaganyan. Kawawa, mag-isa ka na nga lang. Wait lang. Kain muna tayo. Ilagay kaya muna doon sa kulungan. Ingay ka naman. Ngayon, guys, pinalitan ko ng pakain ko ng ano, layer feeds. Pinalitan ko ng Infinity 4, yung breeder ang pinapakain ko nga. Ngayon lang, ngayon, kasi naubusan ako ng sari manok eh. Sari manok layer feeds. Yung binilhan, kasi bakas, holidays, kaya walang open na nagbebenta ng sari manok. So ang meron lang is yung uno feeds yun, yung Infinity 4. Kaya yun munang binili ko. Kawawa yung gansa ko. What happened to you, baby gansa? Ano ba yan? Hindi siya makatayo, guys. Siguro nabalian to. Ah! Hindi na makakain yan. Uting ko, guys, lipat ko dito. Sana okay ka lang. Ayan. Kain ka, kain. Gusto mo kumain? Gusto mong kumain? Wala eh. Nahihirapan siya. Hindi siya makatayo, guys. Siguro may sakit yan na epilepsy. Ay, nako. Sayang. Ganyan talaga. Pag may mga alaga, minsan may namamatay, may nagkakasakit. Kagabi siguro yan natumba. Kaya ganyan. Sana makarecover yan. Dami ng mga manok, guys. Ano? Dami na. Sa 50 na to eh. Tapos yung mga sisiu, guys, na 1 month old, nandun. 1 month and 2 weeks ata yung nandun sa kabilang kulungan. Tapos may 5 sisiu ako dyan, yung last na nahatch dyan sa bodega na yan. Ayan. Nandyan yung 5 sisiu na 1 week. Yung ibebenta ko sana nun, pero hindi ko na binenta kasi kulang naman. Nakakahiya naman dun sa bibili kung lilima lang yung ibibigay. Ganun talaga. Yung ano nga, guys, yung 50 na itlog,
Lima lang yung nahats. Yun yung problema. Pag ganitong ano, rainy season sa amin lang ha. Ewan ko lang sa inyo guys, sa Ilocos Norte, sa Burgos, papuntang Pagod Food, Cagayan, yun, maulan. Pero sa Pasukin, wala. Wala na. Pasukin, bakara kasi may pwesto pa tayo dun sa Pasukin. Hindi naman umuulan dun. Yan, ay apat. Apat lang pala itong nandito guys. Yung last na na-hatch ito. Apat. Namatay yung isa pala. Yes. Yan sila. Apat. Tapos idadagdag ko na naman dyan. Titignan natin dun sa kabilang kulungan guys. Meron pa dun. Yung kasama ng mga 45 days. Pero hindi ko sila hinalo. Saka ko na lang ihahalo pag malaki na yung 45 days. Ito yung pangalawang kulungan ko guys. O yan yung mga 45 days. Yan. May karton sa ibabaw. Kasi pinapasok ng mga manok ko na yan, mga pasaway din na manok. Ito, lahat ito nasa labas guys. Brown decalb ito. Yan. 8, 6 yan. 6 yung malalaki na. Na 1 month. Sigit 1 month na yan eh. Tapos ito, ang mga 3 weeks. 8 yan. Yan. Dalawa. Hindi nyo nakita kasi madaming kalat. Basura. Nagtambak kasi si nanay ko dito ng ano. Basura. Plastic pala. Yan. Pakain muna tayo. Yan yung mga 45 days guys. 30 yan. 30 ang ulo. Tapos ito mga nasa labas. 5. Tapos nandun yung 3. Maliliit. Yan. Mga decalb lahat yan. Tapos 6. Yan. 1.5 kilo na rin yan. Yung higit 1 month. Itong mga to ayaw nilang makipunta doon. Pumunta sa mga kagrupo nila. Siguro gusto nilang maging 45 days na rin. Brown decalb 45. Gusto nyong mahalo doon sa loob. Gusto mo pumunta dyan. Ang bibigat guys. Ang tataba. Ayos. Talagang makihalo ano. Lagay ko kayo sa loob ah. Itong white na ito guys, decalb yan, white decalb. Parang 45 days din siya ano, ang kulay. Yung mga parent siguro ng brown decalb yan. Mga white din. Lalagay lang tayo ng inumin. Nauuhaw din sila guys, oh. Yung mga decalb hindi sila para pala inom guys. Itong mga 45 days, ang bilis nilang uminom. Kinukumpir ko pati pagkain, kaya sila mas mabilis lumaki. Tingnan nyo. Kaya nga siguro naging 45 days. Dati na rin akong nag-alaga ng 45 days nung high school ako. May poultry farm dito sa amin na malapit. Tapos doon ako pumapasok nung nung high school ako. Paggabi, pumupunta ako doon. Doon ako natutulog, napapakain ng hapon at sa umaga, tapos pumapasok na naman ako sa school. Ganyan ang buhay ko nun guys, kaya siguro na ano ako sa manok ngayon. Dahil yun na yung parang kinalakihan ko na namulatan na negosyo. Pero itong manok ko hindi naman ano to, libangan ko lang to guys. Pero parami sila, so gusto ko maging breeder. Bebenta ko yung kung may bibili ng sisiw, nagbebenta ako. Kung may bibili ng fertile egg, binebenta ko rin. Okay lang. Para ma-share ko naman yung blessing sa mga kasama na gustong mag-alaga. At magka-negosyo, kumita ng konti. Pero itong 45 days guys, pang ano lang to, pang konsumo. Kakatayin na lang pag abot na ng 30 days siguro, umpisan ng magkatay.
bibigay ko dun sa mga construction workers na tao ko. Siguro ganun. Ganun na lang. Para may matulong din sa mga tao. Hindi na ata kailangan ng ilaw tong mga to. Malalaki na. Okay guys, sige guys, salamat po sa panonood. Please like and subscribe my channel, please. Like and share.